Yes, good morning guys. Ang gagawin natin ngayon ay mag-DIY muna tayo. So ito yung mga kakailanganin natin. So, drill, yung jigsaw, at saka itong grinder. So ginawa ko to ng ginamitan ko siya ng blade ng pang kahoy ito eh. So ito yung gagamitin ko pang acrylic, pang cutting sa acrylic. Nagamit ko na to eh. So, nagamit ko na siya, kaso lang hindi ko nakunan. Eh, papakita ko siya ngayon kung paano ginawa. At mas pagagandahin ko pa, lalagyan ko ng mga guides para mas madaling gamitin. So, let's go guys! Ito na nga guys, ito yung table na ginamit ko. Ito yung dati namin paper cutter. So dahil sira na at nailagay namin dito sa tabi-tabi lang at kinalawang. So ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng paa, ginilitingan. Then ito na yung magiging namin. Ito na yung gagamitin natin. So na-attach ko na yung jigsaw. So ang ginawa ko dito, kasi mayroon tong yung parang paa dito. Kasi pag nag-jigsaw guys, ginaganya. So ang gusto ko mangyari is naka-fix na siya dito. At ang ginawa ko is pinataob at dito ko nilagay sa ilalim. Ngayon yung nakalagay dito, na para ma-attach yung pinaka-paa pa ganyan, tinanggal ko, then winilding ko siya dito sa ilalim. Dito. Kaya pag inanumot ko dito, maa-attach siya. So ilalagay natin yung tornilyo dito. So ito na nga yung in-attach ko dito guys. Inano ko yan, winilding ko dyan. So ito naman yung mga winilding ko para maging paa. So ito, ilalagay natin dito yung itong jigsaw. Tapos maglalagay tayo ng tornilyo doon sa taas para ma-attach siya. So sige, gagawin na natin. Try natin, tinry ko lang kung lumabas yung ulo ng tornilyo. So wala namang sumasayad, so okay na yan. Magka-try tayo. So ito na nga guys, naputol niya na. Pero hindi ito maganda sa pang diretso kasi napakabagal. So ang ginawa ko, ginamit ko naman yung para mapabilis. Kasi ito talaga ideal lang siya gamitin para sa mga curves. So kung halimbawa mayroon tayong mga gagawing acrylic na may mga korba, mas magandang gamitin to. So try natin na, pakita natin dito kung hanggang saan yung kaya niyang i-curve dito. So ito yung nagawa niyang curve. So ito yung yung pwede niyang gawing curve. So mas madali lang siya. Mas madali lang siyang gamitin guys. So mamaya ang dito tapos na tayo. Ang gagawin naman natin yung dito sa pang diretso lang. Ito naman yung mas mabilis na gamitin sa pang pang diretso lang. Ito, nagamit ko na rin siya. Ang ipapakita ko na lang ngayon, kasi nagawa ko na eh. Ang ipapakita ko na lang ngayon ay kung paano ko siya inatat. So lahat ng mga grinders na ganito ay mayroong nilagay dito para sa pag-handle
may para hawakan pang pag ginamit mo dito, may hawakan yan. Bumili ako ng tornilyo na sakto dito. Kaya gumawa ako ng lagayan doon. Nag-welding ako ng part doon na para mai-attach dito. So ito yung tornilyo para dito. So nag-welding ako doon. Tingnan natin, silipinalit natin yung ilalim. Tanggalin muna natin to para mai-attach doon. Ah, pwede naman. Pwede na pala. Kasiya naman. Tanggalin muna natin tong blade. So ito yung ginawa kong pagkakabitan ng yung grinder. So dito ito naka-weld na yan, ayos na yan, naka-full weld na yan. So ipapasok na lang natin yung ipakita ko na ito. Ayan. Ayan. Ito siya. So sasalpak na natin. Naglagay din ako dito ng stopper para hindi siya mag-alog-alog at saka naka-align. So yan na yun. So naging problema ko dito guys, yung switch delikado kung nandito na to, napaka-delikado kasi nito guys. Mangyari, dapat i-switch on muna bago natin isaksak. Para bago natin to isaksak, naka-switch na siya dito dapat. Ito. Kasi delikado to. Pag ikot mo tapos nandyan ang kamay mo, tatamaan. So yan. So naka-switch on na to. Pwesto natin. Try tayo. So nakita nyo naman kung gaano kabilis lang ang pagkating dito sa derecho. Kaya ang nakita ko na naman is kailangan ko rin ng grinder. So ang grinder guys, ay ang kailangan ko hindi grinder, itong pang sanding. Ito yung sanding paper. So may holder siya, i-attach natin. Kaso lang ang mangyayari is dahil mayroon siyang parang mayroon siyang parang nosing, kaya hindi siya pwedeng ito na mismong gamitin. So ang gagawin natin is magbubutas tayo dito ulit para sa dito. So, maganda kasi kung naka-fix ito dito rin, mas magandang gamitin siya pag gusto kasi nating linisin itong sides na to, yung hindi malinis na pagkating. Mas magandang gamitan ito para mas magiging smooth ito. So ito yung gagawin natin ngayon guys. So ito na, may cutting disc tayo. Hindi ko alam kung anong tama, kung ito yung labas o ito, pero parang tingin ko pareho lang naman. So may nailagay na ako ditong tanda kung saan ko puputulin. Magbabawas pa tayong konti.
ilagay na to dito. So meron pa tayong isa. Pwede rin natin siyang ilagay dito sa taas. Naka-set up na rin to. Ball. Dito lang din mismo. Parang mas malaki ang magagamit mo dito sa space na to. Gagawa tayo ng guide sa pagkating ng ano, sa pangdiretsyohan. So ito yung set up ko ngayon, yung paggawa naman ng guide. Nilagay ko to para katingin natin to. Babawasan natin yan. Ayos guys, mayroon tayong quick release na ano. So ito yung clear ano, clear acrylic. Ito yung kakatingin natin. Butas para sa 9 inches. So, ito na yan. Try natin ulit. Ayos na. May guide na tayo. Mas mabilis na magtrabaho. So, try ko sa mass production. Gagawin ko siya ngayon. Ito na nga guys. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung cutting nya, pantay-pantay. So talagang malaking tulong to. So sana makatulong sa inyo to. Gayahin nyo rin kung nagustuhan nyo, pero huwag nyo gayahin to. Grabe ng dumi ng mukha ko. Try ko namang gumawa ng guide para sa 45 degrees kasi ang plate number may para sa motor mayroong ano dito, kaltas. So, yan ang try ko kung ano, kung magagawan ko ng guide. So, may naisip na ako. So, yun yung try natin gawin.
mass production tayo. Oh, wait lang. Ito na guys, ang produkto natin. Yan, kita nyo, pantay-pantay lahat. So, thank you Lord sa binigay mong talento. Ang ginawa ko to, ayon lang sa naisip ko. So, galing sa kay Lord yan. Gift sa atin yan. Tinuturuan niya tayo, ginagod tayo kung anong dapat yan. Sana makatulong din sa inyo. Yung ginawa ko. God bless. So, hindi naman maganda guys kung hindi pa natin tapusin. So, lubos-lubusin na natin. I-finish natin yung ano. Yung gilid kasi, pag hindi natin kinorner, dapat rounded. Mas maganda kasi pag rounded. So, yun yung gagawin natin. Guys, mahalik kabukan kapag ginawa ko kaya ubusin ko muna. Shout out nga pala kay Teresa Herman. Ingat daw sa susunod na ride, sabi niya dito sa latest ano ko, upload. So Angel, ingat daw sa susunod, sabi ng kapatid mo. Teresa. Kaya jap gases. Pamangkin ko. Saka kay T. Lens. Safe ride po, Idol. Idol, ako po yung laging nagpapagawa sa inyo ng sticker ni Gerber. Shout out sa'yo, T. Lens. Shout out din kay Rosalina Cornal. Kay Elmer Vitasolo. Shout out sa inyo. Shout out din kay Lassie. Saka kay Herminia Morito. Kay Eugene Dunamis, sa kay Insan Mikay Vlog, subscribe nyo yung kanyang channel Mikay Vlog. First cousin ko, nasa ibang bansa siya, doon siya nag ano rin siya, vlogger din siya, nag downhill yung kanyang laro, babae pero lalaki maglaro. Shout out din kay Himoko Channel. Medyo pinapabayaan mo na yung channel mo. Himoko, ayusin mo yung channel mo. Maganda pa naman yung mga content. Maganda yung mga tutorial content mo. Kaya tuloy-tuloy mo lang yun.
kay Partridge TV, sa kay Tongski TV, muntik man maging Tongski. Shoutout sa iyo, Tongski, na hindi siguro to magtungit. Kay Purity Gantilian, siyempre kay Jap-Jap pa rin, masipag talaga mag-comment ito si Jap-Jap. So yun lang muna sa shoutout natin. So God bless.